Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Batang Maynila to. It's update lang po tayo kay Congressman Arnie Tebes. Kay Kuya Arnie. Ito mga kaibigan, itong House of Representatives ay nagbotohan para isuspend itong si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tebes Jr. O nagkaroon po ng botohan para sa suspension. At ang suspension ay aabot ng 60 days, 60 araw. Parang katulad lang nung kay Bantag. 60 days suspension ang pinagbotohan. At ano nangyari doon sa botohan? 292 na mga House lawmakers ang bumoto pabor sa suspension ni Congressman Tebes. 292 yung bumoto para suspindihin si Tebes. At sino naman ang nag-abstain? Yung nag-abstain, yung po yung hindi bumoto. Kung pabor ba o hindi pabor sa suspension. Ilan yung nag-abstain? Wala. Wala pong nag-abstain. Wala pong nagdalawang isip. Kasi pag nag-abstain ka, it's either nag-aalangan ka, di ba? O nagdalawang isip ka. So, walang nag-alangan. Kasi wala pong nag-abstain. At ilan naman ang nag-oppose? O yung nag-oppose, yung mga hindi papayag na masuspindi si Tebes. O ilan ang opposition? Wala. So, ang nangyari, lahat po nang nandoon. Kasi walang nag-abstain. Walang nag-oppose. So, lahat ng congressman na nandoon sa pagtitipon dyan sa kongreso, lahat po sila, 292, ay pumabor para suspindihin etong si Kuya Arnie. Ito si Congressman Arnie Tebes. Kaya ako nagtataka Nagtataka ako dun sa mga tao na nagpapakita ng suporta dito kay Tebes. Kasi meron ako nababasa na mga sa comment section. Meron ako nababasa na hindi ko maintindihan Sumusuporta pa rin sila kay Tebes. Kitang-kita naman Lahat ata ng tao sa Pilipinas. Lahat ng tao ata sa Pilipinas, magtanong ka Si Presidente Marcos ka Lahat, halos lahat. Hindi na pumapabor dito kay Tebes. At lahat ay gusto ng pagpanagutin. Kung siya man ay may kasalanan o involved ba siya talaga dito sa pagpatay kay Governor Degamo. Ngayon, kung wala siyang kasalanan, ang gusto ng mga tao, ang gusto ng sambayan ng Pilipino ay umuwi itong si Tebes. Umuwi ka na lang kasi kahit si Presidente Marcos, sinabi nga niya, meron ka naman private jet. Meron ka naman private jet? Ba't ayaw mo umuwi? Sabi pa ni Presidente Marcos, kung gusto mo, sige, magpoprotektahan ka namin. Walang makakalapit sa'yo. Layong 1 kilometro. Layong 1 kilometer. Palilibutan namin yan ng magbabantay sa'yo. Huwag ka lang mapatay. O gaya nung iniisip mo. Kasi si Presidente Marcos nga, sabi niya, sino naman ang papatay sa'yo? Sino naman yung threat na sinasabi mo? So kahit si Presidente, pabor na pauwiin na itong si Tebes. Diba? Kasi lahat ng congressman umabor Ano raw yung yung dahilan kung bakit nila sinuspindi itong si Tebes? Dahil sa disorderly behavior. Ano ba sa Tagalog yung disorderly behavior? Ibig sabihin, wala sa ayos. Diba? Ay lang naman ibig sabihin disorderly behavior, wala sa ayos. Wala sa ayos itong si Tebes. Yung ginagawa niya, kung ano-anong dinadahilan niya, ayaw niya umuwi kasi natatakot siya. Sabi nga ni Presidente, sino naman ang papatay sa'yo? Sino yung threat? Ano yung threat? Sa manggagaling yung threat? Lumalabas nga, ikaw yung threat. Ngayon sasabihin mo, merong threat sa buhay mo. Kumbaga, ewan ko lang doon sa mga taong sumusuporta pa rin kay Tebes Ewan ko kung ilang piraso na lang kayo. O merong mga tao na miyembro ng isang grupo dyan na sumusuporta doon sa isa pang akusado. Ibang kaso naman yun. Mukhang etong mga to kumakampi pa rin kay Tebes. Hindi ko maintindihan bakit yung mamamatay tao, doon kayo kumakampi. Mas pinapaboran nyo yun. hindi ko maintindihan
wala na sa ayos eh. Di ba? So sabi ng Kongreso, nasisira kasi itong reputasyon ng mababang kapulungan dahil sa pinaggagawa ni Tevez. Yung hindi niya pagbalik, yung kanyang mga sinasabing mga salita na parang inaapi siya. Kasi anong nangyayari dito tuloy? Naapektuhan itong reputasyon ng Kongreso. Kaya naman, sinuspindi na nila. Kasi baka sabihin, kinakanlong nila yung ganitong klaseng tao. Binibaby nila. Ini-spoil nila itong mga ganitong klaseng tao. So pinapakita lang na itong mababang kapulungan ng Kongreso na hindi ganun. Itong kanilang grupo at yung mga ganitong klaseng gawain, pagsuway sa batas, na ikaw congressman, ikaw dapat na nagpapatupad ng batas, ikaw pa mismo sumusuway at ginagamit mo yung iyong kapangyarihan bilang isang congressman para ano, para makaiwas, para matakasan etong mga bagay na na dapat hinaharap mo, naturingan kang congressman tapos ikaw pa ang sumusuway, di ba? Kaya eto mga kaibigan, para sa akin, sa totoo lang dahil dito sa suspension, sa tingin ko, mas lalong hindi uuwi itong si Congressman Tevez. Tingnan natin, kasi sabi ni Tevez, kapag si Presidente Bongbong Marcos ang nakiusap sa kanya na bumalik ng Pilipinas, babalik siya. Sabi ni Tevez yun, sigurado napanood niya yan doon sa kanyang video. Sabi niya, siguro kung kayo po, Mr. President, ang magsasabi sa akin na umuwi, may hirapan akong tumanggi. Nagsalita na si Presidente Marcos, umuwi ka na. Bibigyan ka ng isang batalyon, puprotektahan ka. Yung private jet mo, pagbaba doon sa isang kampo, isang kilometro, paikot yan. Yung radius, 1 kilometer radius, paikot sa'yo. Pupunuin ang magpuprotekta sa'yo. Para masigurado lang. Na makabalik ka ng Pilipinas at hindi ka mapatay gaya ng sinasabi mo na may threat sa buhay mo. Sabi mismo ni Presidente, sino naman yung threat? So yan mga kaibigan yung update natin kay Congressman Tevez, kay Kuya Arnie. Antayin natin kasi baka magsalita na naman yan kahapon natin, 2 beses siya nagsalita ngayon, hintayin natin kung may panibagong mensahe itong si Arnie Tevez at kung masasabi niya dun sa suspension, 60-day suspension. Walang sahod dyan, ang alam ko walang sahod. Pero di niya naman kailangan sahod dyan. Daming choppy niya. Di niya kailangan sahod dyan na galing sa camera. Hintayin natin kung anong sasabihin niya. Malamang magsalita itong si Congressman Tevez para sagutin at magsalita. Dito sa nangyaring pagbigay sa kanya ng 60 days suspension ng mga kasamahan niya dyan sa Kongreso. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali din ang pala.